isa pa kayo sa mga nagbabalak na maging OFW? Nasa stage ba kayo ngayon ng pagdidesisyon kung magiging OFW? Well, bago muna kayo mag-decide at hindi at medyo nag-aalangan kayo, baka gusto niyong panoorin muna itong vlog na ito. Kasi ito ay kailangan ninyong malaman or maybe maiparemind sa inyo para makapag-decide kayo. Baka po makatulong sa inyo. So, umpisahan na natin. Channel. This is Momshi Ellie at iba pa. And today is July 1, July 1st, 2019. Ano ba yun? Hindi, yun. So we are on our 7th month of the year and malapit na tayo mag-ber-ber-ber months. So alam nyo na, malapit na rin ang ating mga gastusin. Ayan. Dyan sa mga nasa Pilipinas ngayon. So, i-ready na ang mga budget para sa December. Ayun. So, mga moms, ang aking topic tonight is para po siya sa mga kabayan natin na nasa stage ngayon na pagdi-decide kung ready na ba talaga silang maging isang OFW. Sa mga nanonood ngayon na hindi pa naka-subscribe sa aking channel sa YouTube, Momshi Ellie at iba pa, paki-click the red button and hit the notification bell para po maging updated, ayan, sa aking mga ganap. And pati na rin po sa aking Instagram, mga dapat isipin o isaalang-alang bago maging OFW. So, OFW Real Talk po tayo ngayon. Ang number one po is, handa na ba talaga maging OFW o iwan ng pamilya? Yan. Gano po ba tayo kahanda? Lalo na sa mag-asawa. Dapat yung range or level ng ating trust, yung tiwala at saka yung respeto, yun kung napanday na yan ang panahon na ganun kayo katiwala at may respeto. Yan. Siguro magiging kampante kayo na mag-abroad. Dapat open yung communication. Yan. Pero kasi tayo naman yung makakapagsabi, 'di ba, sa behavior and attitude nung spouse natin. Alam ko 'yan, alam niyo 'yun na tayo yung mas nakakilala dun sa better half natin. Kahit hindi sa mag-asawa, lalo na sa mga mag-jowa, 'yan. Kasi sila yung mga bago pa lang, 'di ba? Kapag nag-abroad, hanggang saan yung pagkakilala ninyo sa behavior ng inyong partner. So, importante doon yung tiwala at respect sa pamilya. Kung handa na ba talaga din kayong iwan yung pamilya. Kasi maraming ang nasisirang OFW family dahil sa pag-abroad. Yun. Number two. Kaya bang labanan ang homesick? Handa bang mamuhay mag-isa? Ayan. So, may mga nagiging OFW kasing yung mga maagang nakakapag nagiging OFW. So, maaga silang napapasabak. Eh, hindi rin sila, alam mo yun, minsan yung mga yung fresh grad, abroad agad, yun. Kaya ba nila yung homesick? Ayan, kaya ba nilang mamuhay mag-isa? Kasi ikaw lahat mag-aasikaso ng sarili mo, lalo na pag may sakit ka, ikaw lahat yun. Kung galing ka sa pamilya na bonded, sa grupo na bonded, I mean yung close, super close, ayan. So, ahirap yan pag yan ang madalas tamaan ng mga homesick, yung mga ganyan. So, number three. Ilang taon ka magtatagal sa abroad? So, ilang taon dapat? Kailangan, alam mo yan, na pag-usapan ng pamilya, dapat yan na alam kung kailan parang, basta nakaset, like 5 years, 10 years, ganyan, na yun lang yung kaya ng pag-abroad. Kasi, hindi
like sa mga taga Middle East na nagtatrabaho, hindi talaga forever ang pag-abroad sa mga taga Middle East. Talagang kailangan bumalik ka sa ano, or pag pinalad ka, makakapag Canada ka, makakapag New Zealand ka. Ayan, maganda yan. So, number 4. Magkano ang ipon target mo? Yun. Magkano ang ipon target ng pamilya? Para mag-business or para sa future ng mga bata. Yun. Magkano ang ipon target mo? Like 50,000, 80,000, 100,000, half million, mga ganyan. Dapat merong ipon target para din nasusundan din kung talaga bang nakakaipon. Yun. Kasi yun nga sabi ng mga financial advisor natin, di ba? Dapat meron tayong financial goal or yun nga, yung ini-aim kung ano, para saan. Meron tayong tinitignan. Yan. Dapat malinaw yan, magkano ang ipon target mo? Dapat masagot yan bago ka maging OFW, kung gusto mo talaga maging OFW. Number 5. Kaya bang makapag-ipon kung ibabase sa sahod na pipirmahan sa kontrata? Ayan. So, bakit ko nasabi yan? At yun nga, na dapat isipin kung kaya bang makapag-ipon kung ibabase sa sahod na pipirmahan sa kontrata. Kasi guys, mayroong mga per na sa Pilipinas naman, kaya naman nilang kitain. Like halimbawa, 10,000, 11,000, dun pa lang kaya na nilang kitain. Tapos pagdating dito, meron 1,500 dirhams lang. So pag kinonvert mo yun, around 15,000 to 16,000 siya. So kung ganun lang ang difference, tapos ganun yung sasahurin mo dito, yung sacrifice na ibibitawan mo para lang malayo sa pamilya, parang hindi naman yata ganun kainam yung perang pinag-uusapan or sahod na pinag-uusapan. Magkano lang yung diferensya, di ba? Kasi kahit din sa Western, mga let's say US, Canada, sa mga Europe, ganyan, kahit naman malaki din yung pera nila, mataas naman din yung cost of living. So, parang ganun din. Kung sa titimbangin ko ha, parang ganun din. Kaya depende na lang talaga sa behavior mo sa abroad kung ano yung behavior mo para makaipon ka. Diba? Kaya nga sabi din ng, sa mga financial literacy, diba, na hindi talaga yun yung kung magkano yung sahod mo eh. Ang makapagdikta talaga niya kung magkano yung naiipon mo. Yun. Pero ingat, going back doon sa kung magkano nga yung sa kontrata. Kasi meron ding mga meron ding nag-work dito na let's say yun na lang example ko ha, 1,500 dirhams. Hindi niya buong makukuha 'yon. Yung 1,500 na yun, babawasan pa yun ng gastos mong pagkain dito, pamasahe. O magkano na lang matitira sa kanya? Papadala niya sa Pilipinas. Magkano may iwan din sa kanya, magbabayad pa siya ng kuryente din niya dito, tubig niya, yung mga ganong bagay. Kaya kailangan yun, kailangan masagot yun, kaya bang makapag-ipon kung ibabase sa sahod na pipirmahan sa kontrata. Number 6, kaya bang makipaghalubilo sa ibang lahi o minsan sa kabayan mismo? Yan, yung temper skills po natin. Gaano po ba yung tolerance natin, yung temper skills natin? Yun. Kung sa Pilipinas, meron na tayong mga kasama na hindi mo maintindihan. Sa bisor, manager. Sa abroad, mas lalo na po. Hindi lang ibang lahi, kabayan mo din naman. So, hindi ko nilalahat ha, pero mangilan-ngilan, meron din naman. At siguro naman sa lahat talaga na trabaho, merong ganun. Hindi nawawala ng ganun. Kasi nga, iba-iba tayo ng personality. Iba-iba tayo ng experience sa work. So, ganun. Number 7. Ano ba ang priority o tunay na dahilan bakit nag-abroad? Yan. Okay? Marami kasing dahilan kung bakit nag-abroad ang isang tao. Kaya ano ba dun sa mga yun ang
ang priority nyo. Which is, kailangan ma-identify nyo yan. Okay? And then, number eight, handa bang magsabi ng hindi? Take note ha, handa bang magsabi ng hindi o tumanggi sa mga taong lumalapit sa iyo kasi may pera ka sa mata nila. Yun. So, darating yan. Pag naging OFW ka na, let's say yun na nga, naging OFW ka na, or siguro may kakilala ka na rin OFW ngayon, malalaman mo yan na darating yung time na yan. I'm sure lahat ng OFW makaka-relate dyan, na may time talaga na dapat marunong kang magsabi ng hindi, marunong kang tumanggi, lalo pa kung yung concern hindi naman talaga ganun ka-importante, na sa tingin mo kaya namang gawa ng paraan, na sa tingin mo ilang beses nang naulit-ulit, ano pa ba? Basta yung mga ganun. Yan. So, sample lang yun mga moms ha. Pero, totoong nangyayari yan sa mga OFW. So, yun. Dapat, yan ang isa sa mga realization na nangyayari sa atin, na handa ka ba sa ganung sitwasyon? Okay? Kasi, yun nga eh. Kasi, minsan kailangan mo rin sila kasing tuturuan na or ipa-remind lang na yung perang kinikita dito, hindi naman ganun kadali talagang makuha. Hindi ganun kadaling maipon. Ang dami mong pagdadaanan. Tapos, kailangan mapunta yan sa tama. Mapunta sa tama. Hindi ko sinasabing, hindi talagang kailangan tumanggi kayo or ano, or tumulo o ano. Depende yan sa inyo. Pero, ang gusto kong i-point out, darating yung time na ganyan na kailangan mong humindi at kailangan mong tumanggi. Kasi hindi ka nag-OFW para maging yung tagasalo ng mga ano. Hindi. Kasi I'm sure, going back dun sa number 7 na tanong nga, ano ba ang priority o tunay na dahilan bakit nag-abroad? Yun. Okay? Number 9, kung ikaw ay sanay sa mga okasyon at travel sa Pinas, handa ka bang lumiban o ma-miss out ang mga yun? Yung mga party-party, ganyan. Or milestone ng mga anak natin, ganyan. Handa ka ba? Kasi ako, in all honesty, ako as a moms, ayan, may mga time talagang nakaka-guilty talaga pagka nami-miss out mo yung isang milestone sa anak mo. Nakakalungkot talaga pagka ganun. Eh ako, ayoko pa naman sana ng ganun, pero hindi maiwasan. Yan. So, yan ang isa sa reality din na kailangan masagot mo rin kung bago ka mag-OFW, handa mo ba talagang maranasan yung mga ganung bagay. Okay? So, last but not the least, number 10 is, alam mo ba o malinaw kung paano ang monthly budget ng pamilya bago ka aalis? Alam mo ba yan? Kasi dapat malaman mo yan. Kasi lalo na ang mga lalaki, may mga lalaki na maiiwan yung wife niya at yung family niya, yung mga anak niya. Hindi niya alam kung magkano ang budget na iniwan niya or yung routine nila kung magkano. Tapos, ito na, pag nagpadala na siya, yun lang yung binibigay niya. Hindi, parang kulang, parang hindi niya naiisip. So, alimbawa, sa isang ulo, sa isang bata, ilang taon na ba yan? Nag-aaral na ba yan? Ano yung mga, ano yan? Ano pa ba yan? Naggagatas pa ba yan? Yung mga ganung bagay. Hindi niya natatansya. So, ang tendency, si Ma'am Shi na naiwan, siya yung kailangang mag-adjust. Siya din yung kailangang talagang dumuplikayo din. Na minsan, nagiging dahilan ng pag-aaway yan, yung mga ganyan. Kasi hindi nagkakaintindihan. So, yun lang mga momshies. Ito na po yung vlog na ito. Please, paki-follow din ako sa aking Instagram account.
Ma'am si Ellie at iba pa. So, see you in my next vlog, mga moms. Good night. God bless. Bye-bye.